And good evening po sa ating lahat. Good evening from Masbate, La Union, Pangasinan, Tarlac, Cebu, Baguio, La Trinidad. Magandang gabi po. And ituloy po natin yung ating pag-aaral. Continuation po ng ating pag-aaral, understanding biblical differences, understanding the biblical differences. So yun po yung ating pag-uusapan. Actually, ito po ay review sa mga nauna, at maganda din na nare-review po tayo, lalong-lalo na itong pag-aaral natin. Kumbaga, magandang nauulit, lalong-lalo na ang pag-aaral na rightly dividing. Ayan, so may mga ano tayo, may mga opening, at marami pong mga nakakagusto dito po sa method ng ating pag-aaral, rightly dividing the word of truth. So yun po yung ating ini-introduce, at kung may mga invite, ayan, kung malapit lang dito po sa location natin, yun po ay ating pinupuntahan. At represent po natin yung method ng rightly dividing. So nakikita niyo po diyan yung ating ano po, ang ating slide, dispensational changes. All right, so dispensational changes, ito po ay under pa rin sa biblical differences. So tuloy-tuloy lang po natin ito. Actually, mayroong 1,500 slides po ito regarding po sa subject ng biblical differences. So pag-uusapan lang po natin ang mga bagay na ito, and then additional learning sa mga may dating kaalaman. Ito po ay additional learning. Ayan. So sa ating pag-aaral po, mayroon tayong guide na sinusundan. Ito pong yung chart natin, the time past, the but now, and the ages to come. Pinag-aaralan natin kung ano yung programa under the time past, ano yung program under the but now, and the program under ages to come. So pinag-aaralan din natin yung mga book, and ano yung mga books under the time past. So Genesis to the book of John, and then first part ng book of Acts, yun po ay pinag-uusapan po ang time past. And then Romans to Philemon, ito po yung mga books under the but now program. And then Hebrews to Revelation, ito na may mga books under ages to come. So kumbaga, pag na familiarize natin yung arrangement ng Bible, ayun yung basic na pwede nating maunawaan, at hindi tayo malito tungkol po sa mga issues. Actually, ang daming mga issue, kung pag-uusapan natin ang Bible, ang dami pong mga seeming contradiction. Kaya ang solution po doon sa seeming contradiction ay ang right division. Without using right division or rightly dividing, ay mahirap po maunawaan ang mga parang confusing verses sa Bible. So ito po ay napakaganda. Mayroon tayong method na sinusunod yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth. Kaya po sa ating programa ay palagi nating nababanggit yun, rightly dividing the word of truth, dahil yun po ang pinaka goal
ng ating Bible School na ma-introduce po sa mga hindi nakakaalam ng ganitong method ng pag-aaral. How to study the Bible rightly divided. At sa mga nauna, sa mga datihan po, ito ay mastery. Ayan, mastery. At mas lalong ma-enhance at mas lalong ma-familiarize at mas madaling magamit dahil ito'y laging pinag-aaralan. Yan. Sa mga baguhan naman, ito po ay additional learning at pwedeng makakatulong sa ministry na mayroon po tayo. Basta tuloy-tuloy lang po nating pag-aralan at maging open-minded lang po tayo. Kung ito ay parang bago sa inyong pandinig, ay magiging open-minded lang po at pag-aralan po natin kung ano ang nasa Biblia. Kung ito ay kakaiba sa inyong pandinig, pero hindi ibig sabihin na pag-iba sa inyong pandinig ay ayaw na natin. Okay? Hindi po. Ibig sabihin, kung mayroong bago na mapakinggan nyo, doon papasok yung learning. Okay? So, sa pag-aaral po, ay kailangan natin ang learning. Kasi kung gusto lang nating marinig, ay ang alam lang natin, wala pong learning na maidagdag doon sa ating natutunan. Kung ang gusto lang nating marinig ay yung alam natin, yan po ay confirmation. Okay? So, when God reveals information that changes the prophetic context, then we need to place a division in the scripture. So nga, dito nga sa chart natin, di ba, napakalinaw kung ano ang prophetic program at kung ano yung inirevealed na new program. So God reveals information that changes the prophetic context. So kung ganun po, ay mayroong tinatawag na division. The new information divides from the old information. Ano po yung ano yung point doon? Kung mayroon pong old at mayroong new, mayroong division. Okay, the new information divides from the old information. This creates context by which we can interpret all of scripture. This is what we call dispensational change. So mayroon pong tinatawag na dispensational changes. So sa Bible pala, ay napakahalaga ang dispensational na pag-aaral. Oh, dahil mayroon pong mga group of believers na anti-dispensation. Oh, mayroong mga anti-dispensation, pero ang dispensation na pag-aaral, ito ay nasa Bible. Mababasa natin litra for litra, word for word ang word na dispensation, pero mayroong iba na anti-dispensation na walang ganun daw na klase ng pag-aaral. Eh mas lalong mag-create ng maraming confusion. At ano po ang term na ginagamit nila? Ito yung tinatawag na spiritualizing. Meron tayong isang subject, spiritualizing the scripture is dangerous. So, yun po yung mga anti-dispensation. Ang ginagawa po nila ay ini-spiritualize. Kung ano yung nasa Bible, ini-spiritualize po nila. Pero, ang ating pag-aaral ay hindi po ganon. Hindi po ganon na ini-spiritualize natin. We study the Bible dispensationally. Paul calls the information he received from the Lord a dispensation.
So ang tawag doon sa information na natanggap ni Pablo ay a dispensation. Dito po sa Colossians po tayo. Ito po yung ano, yung sinasabi sa Colossians chapter number 1 verse 25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. So ang tawag po doon sa bagong information, yung sa information na natanggap ni Pablo ay dispensation. This information changed the prophetic context of God's instruction. Ano ba yung prophetic context? Dito po sa chart natin, ang kung mapapansin niyo po, yung prophetic program ay temporarily na stop or naputol ang programa, and then na insert ang bagong programa. Yun yung tinatawag na changes. Okay? Mayroong tinatawag na changes. This information changed the prophetic context of God's instruction. Paano o kailan nangyari? Nung ang Panginoon nag-open, nag-reveal ng panibagong programa. So, nag-stop temporary ang prophetic program. Yan. So, nagbago. Okay, nag-change ang prophetic context of God's instruction. According to Paul's teaching, God is dealing with different people through a different apostle in a different way, by a different gospel towards a different destination. So dito po malinaw na pag maunawaan natin na ang dealing ng Panginoon ay hindi pare-parehas. Okay? Hindi po pare-parehas ang kanyang dealing. Kaya nga may iba't ibang tao. And then through a different apostle din. Different way, by a different gospel. Kaya hindi pwede na i-interpret na parehas lang. Okay? Na parehas lang. Kaya nga mayroong time past, but now, ages to come. Yun po ang patunay na hindi po parehas. Iba't ibang panahon, iba't ibang dealing ng ating Panginoon at sa iba't ibang apostle at iba't ibang tao. That is a lot of change. A smaller change occurred between Abraham and Moses. So kung i-compare natin yung sa time ni Abraham and Moses, mayroon pong changes. And then kung Abraham was given the promises of God and the covenant of circumcision in Genesis 17:1-10. And then 400 years later, the law was added because of transgressions, according to Galatians 3:17. So kung i-compare natin, alamin natin yung programa during the time of Abraham and kay Moses ay hindi po parehas. Okay? So kailan lang po yung law na idagdag doon sa promise? 400 years later, the law was added because of transgression, ayon sa Galatians chapter 3 verse 17. The law did not remove the promises, but rather made them a part of a testament. So nung ang law of Moses ay na-implement, ay hindi po napalitan yung promises, but rather made them a part of a testament.
Abraham was not under the Old Testament, known as the Mosaic Covenant. Another change occurred when Jesus ushered in the New Testament. The New Testament was not in effect until Christ died. Ibig sabihin, yung New Testament pala ay nag-take effect lang ito until Christ died in Hebrews 9:16-17. So hindi po doon sa Matthew, Mark, Luke, and John ang tinatawag na New Testament. Okay, hindi po yung Matthew, Mark, Luke, and John ang pagbabasihan ng New Testament kasi yung apat na books na na-mention ay record nung hindi pa namatay ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, nung hindi pa siya namatay, ay walang New Testament. Bakit walang New Testament nung hindi pa siya namatay? Dahil ang Testament, ayon sa Hebrews 9:16-17, mag-take effect after the death of the testator. Mag-effect lang ito kung mamatay ang testator, referring to Jesus Christ. Gusto ko lang basahin ang Hebrews chapter 9:16-17. Verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Ibig sabihin po, nung buhay ang testator, wala pang New Testament. Kailan po mag-take effect ang New Testament after the death of the testator? So, ang Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi siya part ng New Testament. Kung pagbabasihan natin yung arrangement ng Bible, doon tayo mamalito. Nakakalito kung ang arrangement ng Bible ay susundan natin. Tandaan po natin, ang nag-arrange ng Bible ay tao. Ang nag-divide ng Bible na may Old and New Testament ay tao. So, kung yun ang pagbabasihan natin ng Old Testament, New Testament, sakit sa ulo. Bakit po? Dahil ang Matthew, Mark, Luke, and John ay doon naka-record ang ministry ng testator nung hindi pa siya namatay. So ano bang dapat sundan natin para hindi tayo malito? Kaya nga, dispensational study, rightly dividing the word of truth. So wala po sa Matthew, nag-start ang New Testament. Yun po ay arrangement lang ng tao, kaya may defect po. Kung ang basihan natin yung division ng Bible na mayroon tayo, magkakaroon ng problem dahil ang New Testament ay hindi po doon sa Matthew 1:1. Kaya kailangan talagang pag-aralan ng deeper ang Biblia. So the New Testament was not in effect until Christ died. Jesus was born under the Old Testament and died to institute the New Testament. Katulad ng binanggit nga natin, before the death of Jesus Christ, he was under the Old Testament program. Kaya nung ipinanganak siya sa Galatians 4:4, kung basahin natin, na siya po ay ipinanganak under the law. 4 verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So, nung dumating ang ating Panginoon, nung siya ipinanganak, ay hindi po under the New Testament. Okay? Siya po ay ipinanganak under the Old Testament. And then He died to institute the New Testament.
So, ibig sabihin, ang New Testament wala sa Matthew 1:1. Wala sa Matthew 1:1 ayon sa arrangement ng ating Bible. Kaya ang talagang major division ng Bible, hindi Old Testament and New Testament. Ang pinaka-major division ng Bible ay prophecy and mystery. So ito po yung prophecy, yung parehas na color dito sa chart natin. Yun po yung prophecy, first part. And then yung color yellow na nasa gitna, yun po yung mystery, the second part. So ang Bible natin, ang pinaka-major division ng Bible ay divided between prophecy and mystery. Hindi po Old Testament and New Testament. The New Testament replaced the old, but it could not remove the promises. The covenants of circumcision and promises to the fathers were being fulfilled by a change in the law and the priesthood in Hebrews 7:12. When the kingdom comes, there will be another dispensational change. Ayan, kaya kailangan talagang ma-recognize natin na mayroon pong mga changes sa Bible. Okay, mayroon pong mga tinatawag na dispensational changes. As the promises are kept by God and the kingdom of heaven comes to earth, beginning at Jerusalem in Luke 24:47. This is made possible by the full operation of the New Testament promises. All of these changes were prophesied and revealed in God's purpose to Israel. Tandaan po natin, ang prophecy ay intended sa mga Israelites. We can read about them in the prophets and the Hebrew epistles. Ayan, sa mga ang purpose ng Panginoon sa Israel. The dispensational change given to Paul was separate. Hindi po parehas doon sa prophetic program. Ito po ay separate from prophecy entirely. It is written that it was kept secret since the world began, according to Romans 16:25. So ulitin ko po ang natanggap ni Apostol Pablo na revelation, i-program ay totally separate sa programa ng propesya. Kaya nga, hindi pwedeng mag-interpret sa panahon natin ngayon na we are under the prophetic program. We are still under the prophetic program, kaya karamihan may mga nagpo-prophesy. Pag may mga nangyayari ngayon ay ikinukonek nila doon sa propesya na nakasulat sa Biblia. Hindi po. Kaya ang daming mga failure sa mga nagpo-prophesy ngayon at nagbabago ang kanilang speculation. Maraming mga nag-prophesy noong 2012, magugunaw ang mundo. O may mga nagpo-prophesy, nagpipredict na ganun po, at marami pa. Tapos nagbabago nung dumating na yung panahon, binabago na nila. Ulitin ko po, ang prophetic program ngayon ay stop nga, postponed, suspended. Hindi nag-operate ngayon, kaya kahit anong mga speculation, kahit anong mga assumption na naririnig natin sa ibang mga preacher, hindi po mangyayari yun. Bakit po? Ang programa ng prophecy ay temporarily na suspend or suspended. Ang nag-operate po ngayon ay ang dispensation of grace. Kaya, walang nag-operate na prophecy under that program sa panahon po natin ngayon. Ang prophecy po, bago dumating ang Panginoon, mayroong 7 years na naiwan. 7 years na lang ang naiwan,
And then, babalik na ang Panginoon. Eh kung halimbawa, wala itong dispensation of grace, ang tagal nang bumalik ang Panginoon. Bakit po? Eh, nasa 2,000 years na tayo. Kumbaga, lumagpas na tayo sa millennium kung tutuusin. Okay? Ang prophecy para ang Panginoon ay maghari sa Israel, mayroon pong 7 years na lang ang kulang. Okay? Mayroon pong 7 years na lang ang ano po, ang kulang doon. The dispensational change given to Paul was separate from prophecy entirely. It is written that it was kept secret since the world began according. When reading Paul's epistles, ito po, we are reading about a change more excellent than the Old Testament or New Testament. Kung pag-aaralan natin, basahin natin yung epistles ni Paul, doon natin makikita yung changes. Eh kaso lang, hindi lahat ay pinapahalagahan yung Pauline epistles. More on, nakafocus sa Matthew, Mark, Luke, and John, and then talon doon sa Hebrews to Revelation, and then backward naman sa Genesis to Malachi. Bakit kaya yung writings ni Apostle Paul ay nilalaktawan, hindi binibigyan ng attention, nagpipick up lang ng mga verse doon and then balik ulit doon sa programa ng prophecy. E pag ganun po ang ating doktrina, wala na tayong stand doon. Kasi tumatalon tayo kung saan-saan tayo tumatalon. Ang solusyon po dyan, right division. Once na maunawaan natin deeper ang programa na ng Panginoon, lalo na sa programa niya under the dispensation of grace, ay doon tayo magstand. Dyan po tayo magstand, hindi po sa time past or sa but now or sa ages to come ang ano po nakakahilo. We are reading about the revelation of the mystery of God in Christ to pay for the sins of humanity without a covenant or a law system. In Romans chapter 3:22. So hindi po ano yun, hindi pinag-uusapan ngayon yung covenant or yung law of Moses. Hindi yun yung issue. Ang issue po ngayon is the revelation of the mystery. The revelation of the mystery of God in Christ to pay for the sins of humanity without covenant or without a law system. Wala na rin yung ano, yung mga priest na lalapitan para sa mga sacrifices. Wala na po yun. No priest, no sacrifices, no covenants or no holidays, no Israel, no land promise, na yun ang pinaka concern sa kapanahunan noon. O, diba sa panahon noon, ano ang kailangan? Priest. Para sila'y mag-perform ng mga rituals. Ano pa ang ni-required? Mga animal sacrifices at mga covenants. At marami pa. Eh, sino po ang ni-required? Ang mga Israelites. Ang mga hintil ba ay ni-required din sila? Eh, kung sila'y proselyte that time, gagawin din po nila. Okay? Ang good news po yung sa panahon natin ngayon. Ang Panginoon po ang nag-perform. Kaya pala, hindi na kailangan ang priest. Mga sacrifices, covenants, holidays, Israel, no land promise. God had revealed information that changed the prophetic context of the time in which we live. We now no longer live in a time prophesied. Hindi tayo namumuhay doon sa programa ng prophecy
we now live in a dispensation that is called what? Mystery. Diba? Napakalinaw, no? Kung maunawaan lang natin, kung maunawaan lang natin yung programa ng Panginoon, ang sarap ng pakiramdam, hindi mabigat, yung pag-iisipin mo, basahin mo yung under the law program, napakadaming requirements na dapat mong i-perform, ang dami po. Kaya under the dispensation of grace, ay napakaganda kung i-compare natin. Dahil dito po ay regalo na lang ng ating Panginoon. Kung salvation ang pag-uusapan, ay gift ng Panginoon. Ikumpara under the time pass program. May isang issue regarding 1 Corinthians 12:13 described the spirit baptism at Pentecost. So ito po ay kinokonek naman nila ng karamihan na ito daw ay ang 1 Corinthians 12:13 ay ito yung nangyayari sa Pentecost. O, talagang kailangan natin, kaya nga ang subject natin biblical differences. Paul says there is one baptism in Ephesians 4:5. No one dare make that water baptism, since Paul clearly makes it baptism by the Spirit in 1 Corinthians 12:13 and Galatians 3:27. Yet it is a common mistake to conflate Paul's baptism by the Spirit and the baptism with the Holy Ghost at Pentecost. So the reasoning normally does not go further than that both baptisms utilize the Holy Spirit. So may mga iba na yun nga pinag-connect itong nangyari sa Pentecost at yung na-mention ni Apostle Paul. Yet just because we read the same word in Greek or English, it does not mean that context is the same. Kaya pala ang malaking bagay no sa when it comes of understanding the Bible, first consider the context. Ano ba yung the intended meaning? Doon sa context, napakahalaga po yun. Kaya kahit gumamit ng kung anumang gagamiting material, without considering the context, magkakaroon pa rin ng tinatawag na eisegesis. So these two baptisms should be separated because of a difference in who is baptizing, who is being baptized, and why they are being baptized. First na i-consider doon, the baptizer, the baptizing agent. So hindi po parehas, the recipient, and then the purpose. Who is the baptizer, or who is baptizing in Matthew 3:11 is one of the most useful verses in the doctrine of baptism. It clearly delineates who performs the different baptisms. In Matthew 3:11, indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with water. So dito po makikita natin mayroong tatlong bautismo. The water, the Holy Ghost, and then the fire. So, yun ay mayroon tayong separate na ano din dito, more on pag-uusapan natin. John performs the first baptism, Jesus performs the second and the third baptism. So, dito po sa Matthew 3:11. John baptized with water, Jesus baptized with the Holy Ghost, and fire. One thing is certain, water is never doing the baptism. John is the agent who performs the baptism with water. Jesus is the agent who performs the baptism with fire. Likewise, the Holy Spirit is not doing the baptism. Jesus is the agent who performs the baptism with the Spirit. Kaya hindi pwedeng i-connect dito po ang baptism under the dispensation of grace, dahil ang agent
iba doon sa Acts 2 or sa Pentecost. Kaayon sa mga ibang interpretation, ito po ay ipinagdugtong nila yung nangyari sa Acts 2 at yung na-mention ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Dapat alamin muna sino yung baptizing agent, the agent. In Paul's baptism of 1 Corinthians 12:13, we do not find John or Jesus performing the baptism. Verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Here the Spirit is baptizing us into the body of Christ. So, in Romans 6:3, knowing not that so many of us are baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. This baptism is into Christ. This cannot be the water baptism of John, which was into water. It cannot be the baptism performed by Jesus, which was with the Spirit. It is most obviously the unique baptism described by Paul in 1 Corinthians 12, which is performed by the Spirit. So the baptizing agent is the Spirit under the dispensation of grace, while in Acts 2, ang the baptizing agent ay Jesus Christ. So, hindi parehas ayon sa conclusion ng iba o sa karamihan. Ito ay kinukonclude nila na ang 1 Corinthians 12:13 and Acts 2 ay iisang account. Pero hindi po. So, the Greek prepositions, some will make much ado about the underlying Greek prepositions. In the verses mentioned above, those who wish to make the baptisms the same will say that the words by and with, so magkaiba po yung by and with, are interchangeable in the Greek. Yung ganun yung mga, ano, di ba? Mga bantayana, no? Although this is an oversimplification, in some cases it may be true. Yet the prepositions does not determine the context of the baptism. Rather, the clearly translated context determines the rightness of the English preposition. If the verses are read with any of the prepositional variations that are suggested, it remains obvious that the agents and the objects are different. Knowing that lengthy discussions about Greek translations are mostly read hearings and of minimal usefulness to English-speaking people, following are two other reasons why the baptisms are different despite the preposition. Who is being baptized? So this is the question. The audience is a significant factor in determining the context and application of the baptism. Kaya kung pag-uusapan pala ang word na ito, dapat talaga ang context ay maunawaan. Ayan, maunawaan yung context. Sino ba yung audience? Sino ba yung nag-perform? The agent, the recipient, the purpose. John's baptism with the water was to repentant Israel. So, this is not contested as he was in the wilderness of Judea and was teaching the fulfillments of the Jewish prophecies to Jews under the Old Testament according to Matthew 3, 1 to number 6. Jesus' baptism with the Spirit, which and arguably occurs at Pentecost, is also unto repentant Israel. Acts 2, 30, di ba? Peter's message was to an audience entirely of men of Israel and proclaimed his message as a fulfillment of the prophecies. So ito pong ipinapangaral ni Peter that time sa Acts 2 po, ito po ay fulfillment kung ano ang sinasabi ng propeta. Yan, sa Israel. So the fulfillment of the prophecies given to Israel about the Messiah and the kingdom according to Acts 2:14. So, ganun pa rin, he was introducing, preaching the kingdom, the Messiah, and then the kingdom. Continuation lang po sa sinabi ng ni John the Baptist and even the Lord Jesus Christ
So after the ascension of the Lord Jesus Christ, he commanded the apostles to preach pa rin, to preach and introduce the kingdom. Okay, the Messiah and then the kingdom. So in Acts 3:24-25, yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our father, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. It is evident that Peter was not preaching the same message that Paul tells about the cross. Napakalino po. Yung ipinapangaral ni Peter ay iba po sa ipinapangaral ni Apostle Paul. Katulad ng mga narinig natin, minsan, nasasabihin nilang parehas lang ang ipinapangaral ni Pablo at yung ipinapangaral ni Pedro, yung content ng kanilang gospel. Magkaiba po. Dahil Apostle Paul, he was introducing the cross, the good news of the cross, the finished work of Christ. So thus about the cross, the Jew and Gentile church, the fall of Israel, so their future destiny or justification. Peter versus Paul. So mayroon tayong isang pag-aaral, Peter versus Paul. Peter was following the law and righteousness with works as far forward as Acts 10:35 and Galatians 2:11. The nature of the audience and the message thus signifies a distinct baptism. So kung i-compare natin, yung ipinapangaral ni Pedro, siya po ay ang kanyang presentation po ay naka-connect or naka-link doon po sa law. Why are they being baptized? Both baptism involving the Spirit do not utilize or any earthly elements. Although, you can make a case that the Holy Ghost baptism of Pentecost would not be evident without the laying on the hands. In Acts 8:15-16, Christ and the Spirits are the agent, an object. In one, Christ is the agent identifying New Testament Israel with the Spirit. So in the other, the Spirit is the agent identifying the new creature with Christ. So may kaibahan po. Magkaiba ang dahil under the dispensation of grace, ang baptizing or the agent ay the Holy Spirit. And then sa Acts chapter 2, ang agent ay si Christ. So magkakaiba po ang kanilang presentation. Kasi Christ is the agent identifying the New Testament to Israel. And then under the now program, the Spirit is the agent identifying the new creature with Christ. This simple difference is the most significant of all. In Exodus 19, the purpose of the Holy Ghost baptism was to fulfill the prophecy of the New Testament in providing the power for the remnant of Israel to endure the tribulation. Yan po yung purpose. Enter the kingdom and supernaturally follow the law as was once required of them. Ezekiel 36:27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. In order to be a part of the New Testament, the believing remnant needed Christ's blood in Hebrews 9:15-16, water baptism in Luke 7:29 and Mark 16:16, and the power of the Holy Spirit in Acts 1:5-8. So, yun po yung requirements sa mga remnant Israel. So, this purpose of the anointing baptism by Christ with the Spirit was to teach them all things. In John 14:26, in 1 John 2:27, if they rejected this power, then there remained no more forgiveness for them. Kung i-reject po ito, ayan yung na-mention sa Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:24-27. Okay? No more forgiveness sa
sa mga Israelites. Contrast this purpose with the Spirit's function for believers under grace. In Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So by baptizing or identifying us into Christ, death, there is no need for a testament or list of good deeds to keep us in proper standing with God. So hindi yun yung requirements. Instead, it is the Spirit itself which becomes the zeal and evidence of our union with Christ. Hindi po yung sa New Testament in Romans 8:9. Instead of baptizing us in Israel's New Testament, Hebrews 8:10, we are baptized into Christ Himself. So, hindi katulad sa New Testament. This new creature is not identified with any national covenants. Tandaan po natin ha, this new creature, we believers today, ay tinatawag new creature is not identified with any national covenants but contains members of any nationality. In Galatians chapter 3 verse 28. So whereas the Pentecostal baptism was necessary to establish the kingdom promised to Israel, the baptism by the Spirit is needed to place us into the body of Christ. Ito po. Ano daw ang Pentecostal baptism? Bakit ito ay kailangan to establish the kingdom promised to Israel? Paano naman yung sa baptism by the Spirit needed to place us into the body of Christ? Nakita niyo yung kaibahan. They are different baptisms with different agents, different audience, and different purpose. So, hindi po parehas. Yung sinasabi sa Acts 2 at saka yung sa 1 Corinthians 12:13 ay hindi parehas. Ayon po sa conclusion ng karamihan. The danger of conflating the two is seen in many different forms. So, the most egregious of which is held by some our Pentecostal friends that if you are not filled with the Pentecostal Holy Ghost baptism, then you are not a member of the church. Matindi po na conclusion na ayon sa ito po ay kinonclude na nila na kung hindi ganun daw ay naku po may kulang. Where are those signs that follow, they ask in Mark 16:17-18. The answer is only found in Pauline division. Okay? We are here. We are under the But Now program. We are no longer under the prophetic program or under the prophesied program, under the ministry of the apostles or the remnant. We are under grace. Separate. Totally separate. Mayroon pang another issue na pag-uusapan din natin. Does God punish sin after I've been saved by grace? So another yung issue na kailangan din natin pag-uusapan. Sin is the same in any dispensation. Sin is always rebellion and disobedience against God. So, mayroon tayong isang isang subject, what is sin? So, pag-uusapan lang natin, ano ba ang sin? So, sin will always face God's justice in righteous judgment and wrath. Yet, it was not until the revelation of the mystery given to Paul that it was explained how God could be just and the justifier of those who are disobedient to His commands. The answer lies in the payments for sin made by Christ on the cross in Romans 3:21-26. So doon po pala
maunawaan natin, okay, doon natin maunawaan sa writings ni Apostle Paul, particular in Romans chapter 3, 21-26, regarding po sa sin, paano na justified ang mga makasalanan under the dispensation of grace. It is easy for most of us to assess how God deals with sin according to His just law. Anyone who disobeyed God's command was considered a sinner and deserved the just punishment according to the law. Meron mo yun, pag batas po ang pag-uusapan, pag nagkamali, ay mayroon pong punishment. Mayroon pong punishment according to the law. Yet, the wages of all sin is death. And no amounts of good behavior can annul the penalty that we have all incurred, James wrath. James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ang tindi po ito, dahil may nagawa ka lang na kahit isa, hindi mo nagawa lahat, ay makasalanan pa rin. So under the Jewish dispensation of the Old Covenant, God provided a system of personal sacrifices. So ganun po ah, under the Jewish dispensation po, God provided a system of personal sacrifices which could be offered in response to sin. So when offered by faith, these sacrifices would show repentance of sin and an appeal for forgiveness toward God. So the heathen or the Gentiles had no sacrifice for sin except what was offered on their behalf by the mediators of God's blessing, the Jews. Under the dispensation of Jewish dispensation, yun ang sistema. Oh, mayroon silang mga offering ni required for forgiveness. Eh paano yung mga hintel during that time, under the time pass? Parehas ba? Ganun din ba? Katulad ng ni-required para sa Israel? Under the current dispensation of grace, so we are now, we're talking about the dispensation of grace now, the nation Israel has fallen from their privileged state under the old covenant. When given miracles, laws, blessings, and even Messiah, Israel failed to obey righteousness even as the Gentiles. Now, their failure proves that despite help from God, every person is under the influence of sin, as Paul writes. Romans 3:9-10, for we have before proved both Jews and Gentiles, and they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. And in another place, for God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all, ayon sa Romans 11:32. Sino pong nagsabi diyan? Si Apostle Paul. Kung ikumpara, nung na-compare natin, nabasa natin yung under the time pass program, ay may mga requirements ang pen para sa mga Israelites, but under the now program, we're all equal, Jews and Gentiles. God concluded that all in unbelief in Romans 11:32. So the most self-righteous or gooder is considered no better than the most vile, wicked, hidden. They are both unrighteous and deserving of God's punishment. So in the dispensation of, there is no system of sacrifices. In our dispensation po, hindi katulad noon na mayroon mga sacrifices na dapat i-perform
Oh, in this dispensation, there is no system of sacrifices or behavior that can prevent the indignation and wrath that God has against sin in this world. As a result, God's wrath is revealed against all ungodliness and unrighteousness of every man, according to Romans 1:18. Yet we see so much ungodliness and unrighteousness in the world that goes unpunished. Where is His wrath? Oh, sa panahon natin yun, di ba? Ang daming mga ungodliness. Ang daming mga unrighteous. Supposed to be, dapat parusahan yun, di ba? Under the time pass program, dapat talagang parusahan. Pero hindi nga ganun ang dealing ng Panginoon under this present time. So, okay? Where is His wrath poured out? Is God ignorance of the evil in this world? Yun ba? Ignorance ba ang Panginoon sa kasamaan ng mundo natin? The scripture tells us He is not. For instead of pouring out His wrath upon the world nearly 2,000 years ago, ano pong ginawa niya? He ushered in the age of grace. Kaya kahit masama, wala siya sa position ngayon to judge. Ang Panginoon, wala siya doon sa position na parusahan ang masasama. Kasi, ibinigay niya ang grace. E kung may paparusahan siya, ito na may contrary sa grace. Oh, kontra yun sa grace kung siya ay mag-punish ngayon. So, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Bali, kukontrahin niya yung grace na instead na parusahan niya ang mundo dahil masama, He ushered grace. Kaya we are under the dispensation of grace. So, hindi natin, yung iba na parang inuutusan ang Panginoon na, Panginoon, i-judge mo nga ito, Panginoon, ganitong gagawin mo. Hindi po. Ang Panginoon, ang dealings niya ngayon, ayon sa grace. Hindi po under the law, or hindi po siya nagpapunish ngayon. Dahil contrary po yan sa programa na kanyang inirebeld kay Pablo. God put the sin of the entire world upon Jesus Christ when He died on the cross. Diba? This propitiation satisfied the demand for justice from God, according to Romans chapter 3, verse 26. Since God was in Christ reconciling the world unto Himself, He does not impute trespasses to any man today. Nasundan niyo po. Since God was in Christ reconciling the world unto Himself, He does not impute trespasses to any man today. Instead, the entire world is reconciled to God, so that we can preach reconciliation to every man without distinction. According to 2 Corinthians 5:19-20. Napakaganda po pala. Kaya nga our message, our mission, ito po, to preach the reconciliation to every man without distinction. The whole world is given a period of what? Grace. Paid by the sacrifice of Jesus Christ in order for men to come to salvation. This payment for sins reconciled the entire world. This payment for sins reconciled the entire world. But will justify only those who believe. Sino po ang ma-justified pala? Those who believe. Available ba sa lahat sana? Entire world eh. Yes,
available para sa lahat pero limited sa mga naniniwala. Kaya nga, ang ma-justify lang, only those who believe. Romans 3:22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ang righteousness ng Panginoon available po para sa lahat, pero limited lang sa mga naniniwala. Ang makakasumpong po yung mga naniniwala. For every man that believes, we're not only reconciled, but declared righteous. Hindi lang siya reconciled. Ayon sa Romans 6:23, hindi lang siya reconciled. We are not only reconciled, but declared righteous and worthy of the gift of eternal life. Wow! Ang ganda po. For every man who does not believe, ano po? Sa mga hindi naniniwala sa gospel of salvation, they are reconciled as by God's grace, but do not receive righteousness worthy of eternal life. Those who do not accept the grace of God or His free justification by faith will end up facing the wrath of God at the judgment for their ungodly rebellion against God's grace in this age. Ano pa? At the end of this age of unprecedented grace, God will return in flaming fire. Ito po yung matindi. Okay? Ito na yung ano, yung inaasam-asam ng karamihan na ang Panginoon babalik mag-judge. Oh, babalik siya mag-judge. Judge niya ang mundo kasi ang daming mga nagpropesay. Ang Panginoon ay nagagalit na kaya, oh, di ba, naririnig niyo pag mayroong baha, i-interpret ng iba, o galit ang Panginoon dyan, kaya binaha sila. Pag may lindol, ganun ulit ang sasabihin nila, galit ang Panginoon dyan, kaya nililindol sila. Pag may tsunamis, ganun din. Naku po, hindi po ganun. After the rapture, ayon po, after the rapture of the church, the body of Christ, yun na po ang puot ng Panginoon ay kanyang ibuhos. Yung kanyang ras ay kanya na pong iparamdam sa mga nagaantay. O, yung mga nagaantay ng ras. God will return in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 1:8. For the believer, sin is placed upon Christ. Ano daw sa mga believers, sin is placed upon Christ and we are declared righteous by His grace. Sa mga believers. For the unbeliever, sin is not imputed in this age because of Christ. Therefore, there is no immediate punishment. Oh. However, he will have to answer for his own unrighteousness at the great white throne judgment of God sa Revelation 20. Doon na po haharap. So, hindi po ngayon instant na parusahan ang mga nagkasala. Wala pong immediate punishment ngayon. Doon po sa Great White Throne Judgment, doon na sila magsusulit. Pag namatay ang mga unbelievers, haharap po sa Great White Throne Judgment, doon nila sasabihin yung gusto nila. God's punishment for sin was taken by Christ on the cross. Diba? In 2 Corinthians 5:21, God's punishment for sin was taken by Christ on the cross, who was made sin for us so that we can be made the righteousness of God in Him. Therefore, we who are justified by faith are at peace with God and do not live in fear of judgment or punishment in Romans 5:1. The lives we live now, we live by faith in the Son of God, following after the righteousness for which we were ordained to walk. Galatians 2:20 and Ephesians 2:10.
And Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Good news po, the lives we live now, we live by faith. Kaya sabi ni Apostle Paul, sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Isa pang good news, Ephesians 2:10, since God lives in us, we are created to do good work. So before the world began, we are his workmanship, created in Christ Jesus. In Philippians 3:12-14, ganun din. So, another na pag-uusapan din natin, since we are still under the biblical differences at mga comparison, comparative Bible study, may mga issues na pwede nating alamin under this subject. Does Romans 2:28-29 teach a spiritual Israel? Spiritual Israel, ito po yung napaka-common na naririnig natin. So, at ginagamit po ang Romans 2:28-29 to prove their proposition, to prove their teaching na spiritual Israel ang mga Hintel. Okay. So, in Romans 2:28-29 is one of the more popular passages used to teach that true Israel is not the physical nation, but any who has the Spirit of God. Yung spiritual Israel, true Israel. This type of interpretation refers to the church today as spiritual Israel. Ito po yung mga kinukunklod ng iba, karamihan. So, yun po yung isettle natin. Okay? Isettle natin na may mga interpretation na ganun po. At most believers, Bible believers, ay yun po ang kanilang ina-adapt ng mga believers ngayon ay spiritual Israel. This spiritualization of Israel diminishes the authority of the scripture and denies the natural reading as explained in Does the Bible teach a spiritualized Israel? So, may danger sa spiritualizing the scripture. Marami pong mawawala. Maraming mababago na context na mababago. Though it may be desirous to try and usurp some of Israel's prophecies or promises, the natural reading of Romans 2:28-29 does not teach that the church today, where there is neither Jew nor Gentile, is spiritual Israel. We can determine this first by establishing who the passage is addressing. So ang first na alamin natin dito nga sa Romans 2:28-29, alamin muna natin who the passage is addressing. Romans chapter 2:17, the word thou art called a Jew. Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God. Eh, ito po yung inayos ni Apostle Paul. So, dito sa Romans 2:17 indicates the audience of the passage as those that are called Jews. Ito po. He continues in the next three verses speaking about how the Jews were given the wisdom of the law. So then he that is called a Jew is the same who was given the oracles of God and was given the promises, covenants, and service of God in Romans 3, verse 2, chapter 9, verse 4. So the target audience of the passage is referring to a physical Israel, those of the house of Jacob. And then, the name of God blasphemed.
The name of God, blaspheme. In Romans 2, 23-24. Bakit daw? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. Oh, ang nangyari pala, nagmamalaki itong mga Hudyo na, yung mga Jews. Nagmamalaki po sila. Ayan, dahil na sila ay nasa kanila yung batas. O, dituloy natin. As we continue, through the passage, we see that Paul starts to address a problem. Kasi nga, ito yung na-encounter ni Pablo during the transitional period. We see that Paul starts to address a problem with his blessed nation. Israel makes their boast. Diba? Ito pong ang mga Israelites na ito during the transitional period ay nagmamayabang. Boast in the law. But they failed to do the law. Nagmamalaki pa sila. Hindi naman nila nasunod yung batas. Israel, the people named after God. Israel, the people named after God. So have become as vain as the Gentiles, given up by God in Romans 1, 24, 26, and 28. So here the issue of circumcision in Romans 2:25. For circumcision verily profiteth, if thou keep the law, but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Ganito pala ang nangyari. Kung hindi sila breaker of the law, sila pa rin ay tinagurian pa rin na circumcision. Ibig sabihin, the people who followed the oracles of God or the commandments of God, tatawagin silang circumcision or the true Israel. Pero kung sila ay violate nila ang kautusan, itong mga Israelites ay magiging uncircumcision sila, katulad ng mga Gentiles. So ibig sabihin, ang estado ng mga Israel ngayon ay estado ng mga Gentiles, uncircumcision din. Bakit po? Dahil sila ay violator na. Kung sila ay hindi sila violator, dapat ma-maintain nila yung covenant. Ma-maintain nila yon. Kaso lang, ang nangyari ay kanilang na-violate ang kautusan. So, yung pagiging circumcision nila ay uncircumcision. Okay, yun yung issue dito sa Romans 2, na yung uncircumcision na na-mention doon ay mga Israel na nag-violate sa batas. Na-ininterpret ng iba dahil nakita nila yung word na uncircumcision ay tayong mga Gentiles. Hindi po. Mga Israel po na nag-violate sa kautusan na sila po ay naging uncircumcision, resulta nung kanilang hindi pagsunod sa kautusan. When God gave the covenant to Abraham, ano pong sabi? He instituted circumcision as the token that Israel was keeping the covenant. Ganun po yun. Ayon sa Genesis 7:10-14, nung nakipagtipan ng Panginoon kay Abraham, he instituted circumcision, ano daw, a token that Israel was keeping the covenant. Paano kung hindi nila sundin? Ito po. If they break the law, then the token of keeping it is made worthless.
So the circumcision sign is made vanity, and just as if they were uncircumcised. Oh. Kaya yung na-mention doon sa Romans chapter 2 na uncircumcision ay hindi mga hintel. Ito po yung mga Israel na violator, yung nag-violate, hindi nila na-maintain. Eh, yun nga yung token na sinasabi that Israel was keeping the covenant, yung in-institute na circumcision, a covenant. The name of God, blaspheme. Tuloy natin. Sana? So, as we continue, ito po na issue, no? Bumalik tayo, tika na nagloko yung computer natin. Ito po. If they break the law, then the token of keeping it is made worthless. The circumcision sign is made vanity. Wala na po yun. Yung circumcision na sign, sana na wala nang saysa yun. Kaya, since na sila ay nag-violate, sila po ay katulad na po ng mga hintel ngayon. Jews and Gentiles ngayon ay same standard. Parehas lang ang estado ng hintel at saka Israel ngayon. Okay? Hindi na po, kaya nga hindi na issue ang Israel ngayon eh. Kaya sa Romans 2, sila din ay tinatawag na uncircumcised. Na kalibel na nila yung mga hintel. Romans 2:26-27, therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee? However, Paul noticed that if Israel behaves like the nations, and the nations walk in righteousness, the nations should judge Israel. Since Israel was blaspheming the name of God by boasting, take note po sa Romans chapter 2, Israel was blaspheming the name of God by boasting in the law while breaking it. Pinagmamalaki pa nila, hindi naman sinusunod. Paul places Israel in their proper place. He suggests that the nations who kept the righteousness of the law, though being uncircumcised and strangers from the covenants, should be the judges of unrighteous Israel who blasphemed God through their disobedience of the law, while carrying the token of obedience in circumcision. So, ito po, who's a Jew? Ayun yung andun sa Romans chapter 2. Who's a Jew? As we finally reach the verses used to teach a spiritual Israel, we should recognize that so far Paul has been talking about the physical nation, Israel, and their failure to keep the law. Ayan. Okay? Si Apostle Paul was talking about the physical nation, Israel, na hindi nila na nasunod. Sila po ay failure to keep the law. Romans 2:28. Also, we should realize that no Gentile nation has kept the law either. For the nations were given up by God as being reprobate in chapter 1. This is the very reason God called Abraham out from among the Gentiles, because the Gentiles were already in disobedience. So, in verse 28, for he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh.
ito pong pinag-uusapan dito, ha, hindi po ito ano, ha, yung katulang binanggit natin, yung walang Gentiles po dito, pero yung sinasabi dito na Jew or not a Jew or a Jew, ang mga Israel sa time na ito ay mayroong breaker of the law, kaya hindi sila ni-recognize as Jew, and then yung mga nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan. So kumbaga, pag sinasabing uncircumcised or circumcised, ito ay tumutukoy lang din sa mga Israels. So pag sinasabing circumcision, tumutukoy po ito sa Israel na sumusunod sa kautusan. Pag sinasabing uncircumcised, ay tumutukoy sa mga Israel na hindi sumusunod. Dito po sa context. Here Paul reference the true meaning of the circumcision found in the law to describe, ito po, to describe who is truly a Jew. Sino ba talaga ang totoong Jew? Worthy of the token of the covenant. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 10:16, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-neck. Ayan. So ganun po ang requirements that time. A Jew obedience to the covenant. Okay? A Jew obedient to the covenant, worthy of the circumcision. And the name of God is one that circumcises the heart and obeys the law of righteousness. Hence the final verse in verse 29, but he is a Jew in Romans 2:29. But he is a Jew. Ito po yun, ha, yung sumusunod. Oh. He is a Jew, the sumusunod sa covenant, worthy of the circumcision, and the name of God is one that circumcised the heart, their heart. So, but he is a Jew which is one inwardly. And circumcision is that of the heart. So ito po yun yung mga totoong Jew. Yung mga Hudyo. Okay? So ano pong circumcision inward? Ito po. Worthy of the circumcision, and the name of God is one that circumcises the heart. Okay? The name of God is one that circumcises the heart and obeys the law of righteousness. But he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men but of God. So Israel was wrong to boast. Ito yung pinagmamalaki ng mga Israelites during that transitional period. Israel was wrong to boast in the law, which is the letter, while they were not obeying the law to circumcise their hearts in the spirit. Therefore, though a Jew had an advantage by having the law and the oracles of God, so advantage naman talaga sa kanila that time, it became of none effect since they were disobedient to it. Oh, nagmamalaki sila pero failure naman. Parang ang dating doon, nasa amin ang kautusan. Oh, kaya si Apostle Paul, in-explain niya, ipinaliwanag niya na actually, hindi. Nagmamalaki sila pero hindi naman nila nasunod. Ayan. Only the circumcised Jews lang. Oh. Only those circumcised Jews who were obedient to the law could truly claim the promises inherent in the token of circumcision. Rather than adding Gentiles to a supposed spiritual Israel. O doon sa chapter 2 ng Roma. So hindi po hindi po 'yan ang context. Doon hindi Gentiles ang context. Ang context doon ay mga Hudyo lang din, na hindi
hindi nila na maintain o nasunod yung token. Kaya instead na sila ay circumcised outward and inward, nung sila ay nag-violate, ay hindi na po yun ang description nila. Kaya, hindi po mga Gentiles ang nasa chapter 2 na ginawang spiritual Israel ng ibang mga nag-interpret. Paul is here removing those dead bones from the nation Israel from claiming righteousness based on their circumcision. Spiritual Israel, the entire passage speaks of the physical nation of Israel. Yung passage doon sa Romans chapter 2, okay? The entire passage speaks of the physical nation of Israel. Hindi po yung spiritual Israel na ininterpret na mga hintel. The entire passage speaks of the physical nation of Israel and their disobedience to the law of Deuteronomy 10:16. In no way does it refer to a spiritual Israel which is not of physical Israel or to the church today in an allegorical fashion. So, ito po yung interpretation na ginagamit allegorical, na ang mga hintel ginawang spiritual Israel, pero sa context po ay hindi, dahil ang pinag-usapan doon ay ang mga Israel na nag-violate doon sa kautusan ng Panginoon, kaya sila po ay binansagan na uncircumcision. Even more significant to those who would be saved by God's grace today is the fact that the uncircumcision are reckoned circumcision in the passage only when they keep the law. Pag sinasabing circumcision na sinasabi, para lang sa mga keep sa batas. Yung mga tinatag na uncircumcision ng mga Israel, sila po yung mga nag-violate. Pero hindi po yan Gentile. However, Paul proves to both Jews and Gentiles that they are all under sin, and by the deeds of the law, no flesh shall be justified in Romans chapter 3:10-20. If the Jew in Romans 2:28-29 is spiritual Israel, then the Jew in Romans 3:10 must also be spiritual, which would place the most unnatural reading on the passage. So, hindi na consistent. Okay? So, dapat ang pagbabasa ay consistent, hindi po ihahalo yung wala doon sa context. Where is the Jew that is part of an alleged spiritual body of Israel to be found in Romans 3:10, where all are found unrighteous? Everyone on the planet is contained in this passage which sets the foundation for the gospel of the grace of God proclaimed in Romans 3:22-26. To make the church today part of the Jew in Romans 2:28-29 would require an ignorance of the context. Tama po. Kung ang church, the body of Christ, ay gawin na part doon sa mga Hudyo, ano po, would require an ignorance of the context. Prophecy concerning Israel, as well as this respect for the natural reading of the Word of God. The church today is neither a replacement for Israel, nor is Israel an allegory for the church. Instead, the church, the body of Christ that contains the redeemed today, is labeled a new creature. So we are not part of Israel's program. Hindi tayo spiritual Israel, but we are a new creature. New creature. Hindi po spiritual Israel. We are given the title of ambassadors for Christ.
members of His body, a title separate and distinct from the covenanted name for the nation Israel according to prophecy. Okay, separate po tayo. We're ambassadors, distinct from the covenant. So, bukas ay pag-usapan din natin itong another issue under our subject, Biblical Differences, regarding the Romans 6:3-4. Isang pag-uusapan din natin, siguro bukas ay pag-aaralan din natin ito. Actually, marami po mga issues na pwede nating pag-uusapan under our subject, Biblical Differences, in line with right division. So, bukas po, hanggang dito muna natin. Sandaling i-stop yung ating programa at bukas natin itutuloy itong next na topic. So, marami tayong ano po dito, mga topic.